Ano daw ang palatandaan ng simbahang Katoliko ay di tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Ito daw ay ginawang relihiyon ng Roman Empire. Ating mga modernong tawag ngayon, England, Italy, Portugal, Spain, Germany, at iba pang mga bansa sa Europa, sakop lang po yan ng isang imperyo noon. At ang gusto ng Roman Empire, magkaroon ng Imperial Roman Church. At nangyari, mga kapatid, na ito pong Roman Catholic Church became the official religion of the Roman Empire. Roman Empire religion, hindi si Kristo ang nagtayo. Ulitin ko, ha? Yan. Ulitin niya, umano, hindi si Kristo ang nagtayo. Ito ba'y nakabatay sa history o nagawa siya ng kanyang sariling story? Samahan ninyo ako, muling sasagutin natin itong mga mangangaral sa Seventh-day Adventist na mahilig magpakalat ng fake news. Welcome na naman sa ating live streaming muli. Ito ay inyong lingkod, Bradwin Del Talibong. Magkasama ninyo, at kung bago lang kayo, inanyayahan natin ang ating mga kapatid na maghikayat din sa mga kapatid ng Katolikong magsubaybay, magtanong. At kung bago ka lang, huwag din kalimutan na mag-like. Huwag din kalimutan na mag-subscribe. At kung gusto mo talaga yan, pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment, mga kapatid. Na pakinggan ninyo si Pastor Cesar Diso ng Seventh-day Adventist na ang simbahang Katoliko di daw ito tatag ng Panginoong Hesukristo dahil ito daw ay gawa ng Roman Empire na relihiyon. At ang pinagbatayan niya, yung Wikipedia daw, Wikipedia. Tingnan nga natin, susuriin natin, nasa Wikipedia nga ba? Mabasa na ang simbahang Katoliko ay tatag lang ng mga emperador sa Roma? Sino nga ba ang nagtatag ng Iglesia Katolika Romana na pinagtutulong-tulungan sa mga nagsusulputang sikta? Buksan muna natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit, we may always be truly wise. Rejoice in His consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Itong mga mangangaral ng Seventh-day Adventist, sa pansinin ninyo, sa kanilang numeroonong pagtuligsa na hindi nga ang ating Panginoong Jesucristo daw ang nagtatag sa simbahang Katoliko, pero ni isang tao, wala silang ituturo, mga kapatid, kahit history na nagsasabi na ang simbahang Katoliko ay tatag lang ng tao. Ang dahilan na ang simbahang Katoliko ay di tatag ng ating Panginoong Hesukristo gamit ang Wikipedia, pakinggan natin. Ang Kristyanismo. Ang problema lang, mga kapatid, yung totoong mga Kristiyano pinagpapatay. Yung totoong mga Kristiyano pinagpapatay. Tama.
sa kasaysayan region ng Empire of Rome. I'm so sorry mga kapatid, sabi ako po kayo na diretsuhan na total. Nandiyan na rin yung mga pag-angkin niya eh. Nandiyan na rin yung pag-angkin niya mga kapatid. Nandiyan na ang pag-angkin nila dahil gumagamit din sila ng reference na the Catholic Church claimed to be the true church. Eh bakit nag-aangkin kayo? Natural. Inaangkin ng simbahang Katoliko dahil maraming mga pirated na nag-aangkin. Maraming mga squatters. Ikaw ang may-ari sa lupa, ini-squat. Di mo ba yun pwedeng angkinin? Ha? Pero, pakinggan natin ang argumento niya. Ngayon, ang aking pumasabi sa inyo, ang Iglesia Katolika, hindi mo talaga mabasa sa Biblia na si Kristo ang nagtayo. Ang Iglesia Katolika, hindi daw mabasa sa Biblia na si Kristo ang nagtayo. Pag may mabasa sa Biblia, mga kapatid, ang palusot na naman nila, abay, piki na Bible, daya. Pero, mas mabuti na ang gamitin natin itong sa Protestant. Hindi naman ito Katoliko. Ha? Pakinsiyori nga sa Juan Kapitulo 16, kung wala bang mabasang Catholic Church. Imposible naman kung di nila alam Protestant ito. So, alam natin na ang takbo na naman sa kanilang argumento, wala sa original Greek. Bakit di nyo ba alam sa original Greek sa Acts chapter 9 verse 31? Ano nakasulat sa Acts chapter 9 verse 31? Di po ba malinaw ang nakasulat? Himyen on Ecclesia Catholis. Tis Judaias kay Galalias kay Samarias erenenekin yan oy komodomini. Imposible naman kung di nila alam na may Greek na mabasa na Ecclesia Catholis. Eto mga kapatid, Himyen on Ecclesia Catholis Tis Judaias kay Galalias kay Samarias. Jose, nandyan ang salitang Ecclesia Catholis. Pero ang nakakatawa dito mga kapatid, gustong ipalusot ni Dizon na ang Roman Catholic iba sa Catholic Church. We, tingnan natin. Pakinggan muna natin siya. Kasi ang nagtatab nito, ang nagpronounce nito ay imperyo ng Roma, hindi ang Diyos. Imperyo daw ng Roma ang nagpronounce, hindi ang Diyos. Saan kaya nabasa niya yan? Nabasa ba niya sa Wikipedia, nandyan ba, na hindi ang Diyos? Dinagdagan lang niya ang nabasa. Yon ang tawag, history versus history. Pero kung balikan natin ang history, napakalinaw. Sa history na Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. At kung ituloy natin ang pagbasa, hence often called Roman Catholics. O say, history yan. At di naman natin masasabi mga kapatid na hindi sila pwedeng maniwala ng history. Bakit? Alam nyo naman, nagbubukas nga ng Wikipedia. Dinagdagan lang ang nakasulat sa Wikipedia. Ang sabi niya na ang Katoliko'y lumitaw nang ito'y ginawang official na relihiyon sa Roman Empire. Mali. Research naman pag may time. Bakit? Di mo ba na-research na bago pa man na-convert, halimbawa si Emperador Constantino, nang na-convert siya sa simbahang Katoliko, ilan ang papa mula noon? Mula ni Pedro hanggang sa panahon ni Emperador Constantino, meron ng 33 na papa. At ang sabi niya, hindi si San Pedro ang unang papa. Lalong lulubog ang argumento ninyo. Tulad na sa sinasabi ninyo, hindi ang ating Panginoong Hesukristo ang nagtatag sa simbahang Katoliko, dapat
Magturo kayo kung sino ang nagtatag nito batay sa history, hindi batay sa istorye. Di ba ba? Dapat magturo kayo. Kung hindi si San Pedro, kahit na sa, tingnan natin ang Webster's Dictionary, page 544, ano mabasa? Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Ano daw? The first pope of the Roman Catholic Church. Now, kung tutol sila na hindi si San Pedro, dahil ang kanilang argumento, di yan mabasa na siya ang unang unang papa. O sige, sino ang unang papa sa simbahang Katoliko kung hindi si San Pedro? Yan, magkaproblema na naman sila. Di ba? Ang hirap talaga, mga kapatid. Ang hirap talaga kontrahin ang kasaysayan. Kaya nga si John Henry Cardinal Newman, sabi niya, to be deep in church history is to cease to be Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. Tuloy natin si Dison. Tingnan niyo. Christianity became the official religion of the Roman Empire when Emperor Theodosius I issued the Edict of Thessalonica in year 380, which recognized the Catholic Orthodoxy of Nicene Christian in the Great Church as the Roman Empire state religion. So, ang Roman Empire, mga kapatid, meron silang state religion. Okay? Ang Roman Empire, ano itong Roman Empire? Pagano to? Excuse me po. Before the conversion of Roman Empire, yes, there is state official religion was paganism, and then Christianity was subjected to persecution. Di po ba? Gumagamit sila ng kasaysayan, pero ginawa nilang history ang history. Ito, mabasa natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 5, page 26. Paganism was the official state religion, and Christianity was suspect, and Christians were subjected to persecution. Ngayon, ang tanong diyan, sino yung Christian na yan na subjected to persecution? Although sa kasaysayan, the state official of Roman Empire was paganism before the conversion of Emperor Constantine. Yun ang tinatawag pre-Constantinian period. Meron ng mga Kristiyano na pinagpapatay ang karamihan. Ano ang sabi sa kasaysayan? Sa history. Ito ang mabasa natin sa history. Mahirap talaga kung mahilig lang tayo sa fake news. No? Ito ang sa history. New Encyclopedia Britannica, Volume 10, page 146. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century AD. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire. Yun po ang larawan ng simbahan noon sa pre-Constantinian period. Ibig sabihin, hindi pa si Constantino na-convert. Ngayon, may half-truth na ginagamit dito si Dison. No? Alam naman natin sino ang mahilig gumagamit ng half-truth. Pinapatay ang tunay ng mga Kristiyano. Tama. Pero Seventh-day Adventist ba? Wala pang Seventh-day Adventist. 1844 pa natatag ang Seventh-day Adventist. Resulta sila sa maling propesiya sa millenarism ni William Miller noon. Okay. Tuloy natin. Pagano. Ito yung kalaban ng Diyos, pagano. Kaya lang, doon po sa lugar ng mga pagano,
ay meron pong pangangaral na ginawa si Apostol Pablo. Dumami rin ang Kristyanismo. Tama. Dumami. At dahil dumami ang Kristyanismo, hindi yan Seventh-day Adventist. Dahil ang Seventh-day Adventist, 1844 pa. Ano ang Kristyanismo na pinipersecute noon? Ay, tuloy muna natin siya. Problema lang mga kapatid, yung totoong mga Kristiyano, pinagpapatay. Oh, yun ang problema. Tama. Ang totoong Kristiyano, pinagpapatay. Pero sino po ba ang totoong Kristiyano na pinagpapatay? Tingnan natin ang Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Abay, hindi pala si Seventh-day Adventist. Catholic Church ang pinipersecute. Kaya, tuwing June 30, mga kapatid, tayo lang sa simbahang Katoliko ang magdiwang sa First Martyrs sa Roma. June 30 yan. Dahil ang mga nagsusulpot ng sikta, iwala naman sila maturong kasama na pinipersecute, namatay, nagiging martyr, at ang kanilang dugo ay nagiging binhi ng pananampalataya, maliban lang sa simbahang Katoliko. Tuloy natin. At alam niyo kung anong ginawa ng Emperador ng Roma? Ito, kapatid. Oh, sige. Gumawa sila ng official religion sa kanilang imperyo mismo. At ano ang nangyari? Itinayo nila ang Empire Roman Church. Oh, so, itinayo umano ng Emperador ang Empire Roman Church. Saan kaya yan nabasa? Tingnan niyo ang ginagamit niyang Wikipedia. Meron ba mabasa? Itinayo ang Roman Empire Church. Kung tingnan natin ang kasaysayan, paganism was the official state religion. Ngunit, kahit pa sa persecution, sino ang pinipersecute? Balikan natin ang aklat na Europe Before Modern Times by O'Brien. Ito ang mabasa. Page 181, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Ang simbahang Katoliko pala. Pero kahit pa, grabe ang persecution nila, ang dugo ng mga martyrs nagiging binhi ng pananampalataya. Dahil si Emperador Constantino ay na-convert sa simbahang Katoliko. He adopted. Hindi po mabasa mga kapatid. He founded. He adopted the Christianity. Saan yan mabasa? World History by Lani Goldman, page 159. Ito ang mabasa natin mga kapatid. In 312 Anno Domini, the work of Christian missionaries was made easier when the Roman Emperor joined the church. Joined pala, hindi founded the church. Joined the church, Constantine. He adopted Christianity. He adopted pala. Hindi, he founded Christianity. Oh, he adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. O see? Kaya half-truth. At ituloy natin. Gradually, temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. Yun pala mga kapatid. Ang hirap pag fake news ang ikinakalat, di po ba? Tuloy natin mga kapatid ang pahayag nila. Si Christ
church ha. Imperial Roman. Nabasa lang ang Imperial Roman, hindi umano Christ Church. Nako. May mabasa ba diyan? Hindi Christ Church. Pag tinawag bang Roman Catholic, sino ang founder? Mas mabuti gamitin natin history, hindi yung history lang, Pastor Dayson. Ito, The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. The History of the Roman Catholic Church. Oh, di ba? Napakalinaw. Ano daw? Dahil iba ang Catholic para sa kanya, iba ang Roman Catholic. Oh, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years. Tuloy natin. The church may be described as the society that Jesus founded. Oh, history yan. Hindi yan story. Napakalinaw. Okay. So, dito mga kapatid, kung pansinin ninyo ang kanilang pagtalakay, ito'y story versus history. Okay. Tuloy natin sila. Church. Now, ano ang sabi sa atin mga kapatid? Ito, sabi po ng Encyclopedia Britannica. May ginagamit bang Encyclopedia Britannica. So, ibig sabihin, naniniwala sila sa kasaysayan, di ba? Gumagamit ng history. Pero, pinipili lang. Anong sabi daw? Pabasin mga kapatid, i-google din po ninyo. I-google. Kaya, subukan mo na mag-google. Sino ang founder ng simbahang katoliko? Tingnan mo. At kahit pa itanong ninyo, sino? Lalabas dyan. Okay, tuloy natin siya. I-search niyo itong ganito mga kapatid. What is difference between Catholic and Roman Catholic? I-search daw. What is difference between Catholic and Roman Catholic? Nyo po yan, lalabas ito. Yun ang lalabas. Alam niyo po kung nakalagay? Did the Roman Empire turn into Catholic Church? Natural. Ang Roman Empire naging Catholic Church before naging Catholic Church sa kasaysayan, paganism was their state official religion and then Christianity subjected to persecution. Ano na Christianismo? Nakita na niyo sa history. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Ituloy natin siya. Mga kapatid, ang Roman Empire ay na-turn ba o naging isa pong Catholic Church o Roman Catholic Church? Yan. Ibig sabihin, ang paganismo na imperyo natalo kahit pa sa persecution dahil ang dugo ng mga martyrs ay nagiging binhi ng pananampalataya. Tuloy natin. Tingnan nyo kung maigi. Tingnan nyo maigi ha. The Roman Empire legally recognized the Pauline Christianity as Di tayo total dyan. No? Pero total tayo sa maling interpretasyon na ang Roman Empire ang natatag sa Roman Catholic Church. Religion in 313 AD po yun ha, na-recognize nila. Later in that century, in 380, ano nangyari in 380? Roman Catholic ha? Hindi lang Catholic. Roman Catholic, hindi Catholic. Dahil gusto niyang ipalitaw na ang Catholic at Roman Catholic magkaiba. Uy, bakit? Kasi, ano ang kanyang paliwanag? Sandali lang. Buksan muna natin yung paliwanag niya. Ang iba kasi pagka nakarinig ng Catholic, akala Roman Catholic. Pag nakarinig daw ng Catholic, akala Roman Catholic na daw. Yun. Kaya gusto nilang ipalitaw na ang Roman Catholic iba sa tinatawag na
Catholic Church. Nakabasa na kaya sila nitong aklat nila na ang may akda ay ang kanilang founder, si Ellen Goldwhite? Nabasa kaya nila ito? Kung ang argumento nila ang Roman Catholic ay iba sa Catholic Church dahil ang Catholic Church daw ay universal. Ano daw? Balikan natin ha. 313 AD po yun ha. Na-recognize nila. Later, bandang huli, later in that century, in 300 AD, ano nangyari yung 300 AD? Roman Catholic ha, hindi lang Catholic. Ang iba kasi pagka narinig ng Catholic, akala Roman Catholic. Ang ibig sabihin ng Catholic, universal. Pero ito, specified talaga. 380 AD, Roman Catholic became the official religion of the Roman Empire. Eh, wala tayong total diyan. Una, total lang tayo sa sinasabi na ang Catholic Church ay hindi ang Roman Catholic. Bakit? Di nyo ba nabasa itong aklat ni Ellen Goldwhite? Anong pamagat? The Great Controversy, A Miracles, A Role in Prophecy by Ellen Goldwhite. Tingnan niyo ang page 567 sa naturang aklat. Anong definition sa Catholic Church? Walang nakasulat na Roman Catholic. Pero Catholic Church lang. Ito ang patunay na ang Catholic Church at ang Roman Catholic ay isa. Bakit? Ano ang nakasulat? Ito ang nakasulat. Pansinin ninyo. Catholic Church, Universal Christian Church, strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Naku, patay. Hindi kung iba ang Catholic Church dahil universal, bakit sinabi ng inyong aklat na ang Catholic Church headed by the Pope? Yeah. See? Isip-isip naman pag may time. Di po ba? Okay? Ang hirap talaga gawing history, yung tunay na history, mga kapatid. Tuloy natin. Ano yung imperyo? Ang imperyo, marami siyang sakop ng mga bansa. Alam natin yan. Alam natin na ang imperyo, maraming mga sakop na bansa. At sakop ng mga kaharian at hari. Alam natin yan. So ito yung imperyo, may mga hari yan sa iba't ibang mga bansa. Yun ang kanyang analogy, mga kapatid. Wala tayong problema dyan, di tayo tutol niyan. Sakop ng imperyo. Now ngayon, ang sinasakupan ng imperyo tulad ng sa ating mga modernong tawag ngayon, England, Italy, Portugal, Spain, Germany, at iba pang mga bansa sa Europa, sakop lang po yan ng isang imperyo noon. At ang gusto ng Roman Empire, magkaroon ng Imperial Roman Church. So, saan mabasa yan, mga kapatid? Na history, hindi lang history. Ang mabasa sa history, he adopted Christianity, the Catholic Church, and made the Catholic Church as the official state religion of the Roman Empire. Bakit? Wala bang mabasa sa Biblia, kung tatakbo tayo sa Biblia, mga kapatid, na mabasa natin na itong Catholic Church, mga kapatid, ay may hula na nagagamit ang Diyos ng isang bansa upang ipakita ang pagkadakila niya. Kung tingnan natin ang noon pa man sa lumang tipan, malinaw na may hula na ang Diyos. Sa Exodo Kapitulo 9 Versikulo 13, ituloy sa 16, ano ang sabi sa hula? Ito po ang ating mabasa. Tumayo ka sa harap ni Paraon, at sabihin mo sa kanya, pinatayo kita upang maipadakila ko sa iyo ang aking pangalan.
So, diyan makita natin na mula pa noon, ang Diyos gumagamit na ng dakilang bansa upang maihayag ang kaniyang kapangyarihan. Napakalinaw yan. At ano ang sabi ni San Pablo sa Roma? Na nang isulat ni San Pablo ito, hindi pa na-convert ang Roman Empire. Ang kanilang, ang konteksto dito, ang kanilang religion, state religion, nang isulat ito ni San Pablo, ay paganism. And then, sila si San Pablo at San Pedro ay nagtago pa. Ano ang kanyang pahayag? Ito ang mabasa. Roman 9:17. Itinaas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay matanyag sa buong lupa. Anong bansa ang itinaas ng Diyos dito? Upang ang kanyang pangalan ay maihayag, upang ang kanyang kapangyarihan ay maihayag sa buong lupa. Walang iba kundi ang Roma. Kaya sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, mga kapatid, malinaw yan. Kaninong utos galing sa Jerusalem patungong Roma? Galing mismo sa ating Panginoon. Gawa Kapitulo 23:11. Nang sumunod na gabi, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ka nagpapatotoo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mong pagpapatotoo sa Roma. See? Napakalinaw, mga kapatid, utos mismo ng Diyos. Kaya di sa Amerika, alam niyo naman, ang Seventh-day Adventist ay galing lang sa Amerika, kundi sa Roma. Napakalinaw po yan sa mabasa sa kasaysayan. Ngayon, ano ang patutuo ni San Pablo doon sa Roma? Tandaan ninyo, nang naisulat ito ni San Pablo, ang Roma, ang official na reliyon nila ay paganism pa. Sa Roma Kapitulo 1:7-8, ito ang sabi ni San Pablo, mga kapatid, sa kanyang pagpapatotoo. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na mga banal, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesus Kristo. Na kauna-unahan ay nagpasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Kaninong pananampalataya ang nabantog sa buong sanlibutan? Pananampalataya sa Iglesia sa Roma. Kaya, ang hula sa Iglesia na nasa Roma, mga kapatid, malinaw sa Isaias Kapitulo 11, versikulo 6, na ang sabi, at ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. Ano daw? Ang lobo tatahang kasama ang kordero. So, ang tanong, sino ang lobo? Natural. Nabasa nila sa kasaysayan na ang Imperyo Romano noon ay pagano. Therefore, yon ay sumisimbolo sa lobo. Pero ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Hesus Kristo ay kordero. So, nagkasamang tumahan ang Roma sa mahabang panahon. At dahil sa Edict of Milan, ang lobo ay umamo, mga kapatid, bagaman ito ay patuloy na umieral hanggang sa lubusan itong nagapi ng kordero. Ano ang sabi sa ating Panginoon Hesus Kristo sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 3? Magsiayon kayo sa inyong lakad
narito. Sinugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Yun ang iglesia. Isinugo na kordero sa gitna ng mga lobo at sa kasaysayan. Kahit pa, grabe ang persecution ng lobo sa mga kordero. Pero sa kasaysayan, mga kapatid, nakita natin na sa mahabang panahon ng persecution, ang lobo ay nagiging umamo dahil sa Edict of Milan. He adopted the Christianity and made the Catholic Church as the official religion of the Roman Empire. Ito'y isang pagkapanalo sa Kristyanismo laban sa paganismo. Ano ang nangyari? Balikan natin ang World History by Lani Goldman. In 312 Anno Domini, the work of Christians missionaries was made easier when the Roman Emperor joined the Church, Constantine. He adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. Yun ang pagkatalo sa paganismo at ang pagiging nanalo ang mga kordero na tumutukoy sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero mag-ingat dahil batay dito, mga kapatid. Aboy, pinipilipit talaga nila ang history. Pilit nila na ang history ay ginawang his story. Kaya magsaliksik mabuti, huwag agad-agad maniwala sa mga sabi-sabi, mag-research, dahil maraming nabiktima sa maling akala. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.